Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So, hindi nyo lang alam, tag dito. Ansesay ako today kasi nga finally kahapon lang nakatanggap ako ng email mula kay YouTube. And ang channel ko ay approved na po for monetization. Pero bago yun, hindi maamin ko naman sa sarili ko na tag dito na sa unang apply ko ng monetization ay hindi ako na-approve. Bakit? So, ito siya. Yan. Ayan, ito siya. Ayan, mapakita ko sa inyo. Yan. Yan ang message sa akin ni nung una, yung unang message sa akin. Ang aking YouTube daw ay not approved sa kadahilanan, yes. Sa kadahilanan ng ako raw ay reuse content. Ayan, so na-reuse content po tayo. So nung time na yon parang pinanghihinaan na talaga ako ng loob kasi nga hindi ko alam yung gagawin ko kasi ang sabi lang ni YouTube na ano na hindi niya sasabihin kung saan ang reuse content dun. So gumawa ako ng paraan, syempre nag-search ako ng mga kung paano ma-monetize yan, kung saan sa mga video yung pinanood ko sa YouTube para lang malaman ko. So ang ginawa ko kinailangan kong magbura nang sa tingin ko ay hindi o reuse content siya. So yung mapapansin niyo sa channel ko is random lang siya. So marami akong binurang video gaya ng mga Mobile Legends ko na games, tapos yung mga mahilig kasi ako sa K-pop, ayan. So mahilig ako sa K-pop kaya sa gustong-gusto kong nag-upload ng mga video nila kagaya nang sa Blackpink. So meron akong mga video ng Blackpink na nag-viral. Pero kinakailangan ko na burahin kasi feeling ko tag dito is mapapa sa ilalim siya ng reuse content. Pero ang ginawa ko, hindi ko binura yung mga nag-viral. Yung mga nag-viral na video nila. So, nagtira ako ng at least tatlo. Nagtanggal ako ng marami. Pero tinira ko yung aabot dun sa 4,000 watch hour. So, kinakailangan ko rin na mag-upload ng mga video ko na may mga sarili kong mukha. Ayan, ito yung mukhang to. Ayan. Kailangan ko mag-download na meron akong video ng mga mukha ko para lang alam nyo na, baka sakali pala rin tayo na ma-monetize. And tawag dito, ginawa ko na lahat-lahat, nakipag-collab ako sa kakilala ko na YouTuber, ayan. Tapos upload ako ng upload sa YouTube na mga live stream ko, kahit mga 5 minutes, 3 minutes, ganun, 10 minutes lang. Pasensya na, medyo hindi maganda kasi yung pakiramdam ko, pero pinilit pa rin na mag-update, ayan. Alam nyo na, dahil sa sobrang saya ko, medyo sinisipon tayo, guys. Pero ayun nga. Tag dito. So, kung tatanungin niyo ako kung paano yung journey ko, kung paano ko na monetize. So, ganito kasi 'yon, tag dito. Gumawa ako ng YouTube ko since YouTube account tag dito 2013 pa lang. So, yung YouTube ko is meron ng 13, 14, 15, 16, 17, 18, mga 8 years na yung YouTube ko, pero hindi ako active. Bigyan sabihin, nag-upload lang ako ng video ko. Ang unang video ko na ginawa is yung dance practice ng Blackpink, yung Bitch Better Have My Money, yung mga ganon, di ba? Pero wala nang sumunod noon. So naisipan ko na mag-YouTube, ayan.
kasi tag dito, parang feel ko lang na mag-upload ng mga video ko sa YouTube para pagtanda ko, ayan, makikita ko yung sarili ko na pinapanood ko, 'di ba? Oh, yun ang gusto ko kasi. So, syempre sa kagustuhan ko na madagdagan ng subscriber ko, ayan, ang ginawa ko, una kong ginawa, nakipag-sub for sub ako, which is, sabi nila, is mali daw. Aminin ko naman na ginawa ko rin yun. Pero, dahil syempre, meron akong nag-viral na video, ayan, tag dito, naitigil ko siya kasi, tag dito, maraming nagsusubscribe dun sa video na pinanood. So, happy naman ako dahil doon. Kaya lang, gusto ko rin sabihin na yung sub for sub na yun, okay lang naman siya. Pero, ang cons kasi, pros and cons, ang cons kasi nun, ang pros nun, nakaka-gain ka nga ng 1,000 watch hours. Pero yung cons naman nun, sabi mo na, hindi lahat ng nag-subscribe sa'yo, eh, tawag dito, eh, lahat, paano ba sasabihin ko? Lahat ng nag-subscribe sa'yo, hindi bumabalik. So, mas maganda pa rin talaga yung organic sila, yung gagawa ka ng video mo kapag nagustuhan ka nila or nagustuhan nila, tawag dito, babalikan ka na. At syempre, importante rin yung meron kang niche sa iyong YouTube channel, kung ano talagang pinaka-content ng YouTube mo. So, para sa akin kasi, kaka-monetize ko lang and pinag-isipan ko pa kung ano talagang niche na balak ko. So, maayos natin yan. Maayos natin yan. Yun. So, yun nga, di ba? Then, tag dito, dahil sa kagustuhan ko na makagain ng mga subscriber, ayan, tag dito, trinay ko na pumunta sa mga LS-LS na mga naging friends ko. So, yung maganda rin yung nagpupunta ka sa LS na mga kapwa mo, Pilipino. Dahil dito, nagkakakilala kayo, kahit malalayo sila, hindi kayo gaano magkakilala. Pero, tuwing nagpupunta ka sa LS nila, ayan, syempre, parang nagkakaroon kayo ng bonding, nagkikita kayo through online lang. Pero, darating yung araw na magkikita-kita kayo. Ay, mga pinupuntahan ko na mga LS, unang LS na pinuntahan ko is kay Kuya KJ Abellino, kay Brotherhoods, ayan. Tapos sa pinaka gustong LS na pinupuntahan ko is shoutout sa iyo, Ate Lady Red Lion. Ayan, kay Ate Lady Red Lion. Then pagkatapos noon, tag dito, ang gusto ko kasi kay Lady Red Lion, tag dito, eh, yung tawa niya nakakatuwa. And basta, kasi may mga pa-eme-eme siya sa buhay niya, and proud na proud ako sa kanya. Then, doon ko na nakilala yung iba ko pang pinupuntang LS, kagaya ni Madam Sexy, si Madam Beljanay. Ayan, yung content niya is about sa mga afam-afam. Ayan, punta niyo kung gusto niyo. Ayan, pero highly recommended na pumunta kay Madam Beljanay sa mga naghahanap ng mga foreigner na magiging afam nila. Ayan. Tapos nung nakilala si Ate Proud Cebuana UK, shout out sa Ate Proud Cebuana. Ayan kay Ate One Day Someday sa pusa niya. Ayan. Ate One Day, asan ka na? Then sumunod naman ay kay kanina ba? Ate Belia Higan, kay Madam Buntis. Ayan, kasama ko yan palagi sa LS ni Ate Lady Red Lion. Ayan, shout out sa iyo. Ayan. Kanina pa ba? Kay Ate Mia TV, ayan. Kay Ate Mia TV, thank you so much po. Eh, galing pala ako sa LS, tsaka kanina nag-thank you ako kasi nga, alam nyo na, na-monetize tayo. Kay Brotherhood, sa King LS ng ating nation sa Pilipinas, ayan. Kay Adriel, ayan. Yung mga pinuntahan ko yan dati. At tsaka, syempre, marami akong pinuntahan LS na naging friends ko, pero kay Ate YMski Vlogs, ayan. Hello, Oli! Thank you! Cute-cute mo. Ayan. So, yun na nga. Pagkatapos nun, nag-upload ako ng isang video ko na K-pop. Ayan. Bigla siyang nag-boom. Hindi ko inaakala. So, ayun nga. Tag nito, yun na. Doon na dumami yung subscriber ko. Tsaka,
tag dito, dun ko na nag-gain yung 4,000 watch hour ko sa unang apply ko. Yan. So, sa unang apply ko, medyo matagal yung review nila, inabot talaga siya ng 1 month. Kasi nga, alam niyo naman sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ayan. So, unang review pa lang talaga sa akin. Pray ako ng pray. Diyos ko God, ibigay mo na, please. Kada araw, tingin ako ng tingin, baka ano. Then, nung dumating yung araw, yung March 24, ay April 24, kasi March 24 na game ko na. So, pagdating nung April 24, ayan, nag-message sa akin. Oh my God, napanghinaan ako ng loob. Hindi ko alam yung gagawin ko. Not approved siya. So, kagaya nga na sinabi ko kanina, napanghinaan ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero, dahil nga sa panonood ko ng mga YouTube videos, trinay ko baka sakali na makapasok ko tayo. So, nung na-delete ko na lahat ng mga games ko, ng mga nag-viral ko na pakiramdam ko, serious content, tinanggal ko talaga siya. Tapos, upload ng mga LS, ng mga kahit ano, basta makikita lang yung mukha ko. So, nung pagdating nung May 24, trinay ko mag-apply kasi pakiramdam ko nalinis ko naman na yung YouTube channel ko. So, that time, nung gabi na yon, wait lang. That time, nung gabi yon, nag-LS yung aking kapitbahay. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko nun, pero pumunta lang ako. Napag-usapan namin kung about dun sa monetization. Eh, sabi ko naman, nag-reapply ako. Then, atag dito, saktong May 24 yun na ng gabi. So, sabi ko naman, sana nga. Yan, sana nga ma-monetize ako kasi nakaka-reapply ko lang. So, feeling ko kasi matagal pa. Kaya, hindi ko pinagsasawa lang, bahala ko na lang muna. Then, kahapon, tag dito, medyo may lagnat ako kahapon. Tag dito, nagising ako ng alas 2 na ng tanghali. O, diba? Napaka-puyaters ko. Alas 2 na ako ng tanghali. Nagising. So, tinignan ko agad yung creator studio ko. Kasi, tinitignan ko yung mga views ko. Eh, ugali ko kasi na, tinitignan yung YouTube studio ko. Kung ano. Then, pagkatingin ko na ganun, yung mga ganong reaction. Ala, bakit may dollar sign naman na yung video ko, ang gano'n. Siyempre, pinikit ko ulit, guys. So, totoo lang. Then, pagbukas ko ng tinignan ko ulit. Ala, bakit may dollar sign naman na ako? Then, nung time na yon, tignan, nagpunta ako sa Chrome. Yan. Phone lang kasi ang gamit ko. Nagpunta ako sa Chrome, tapos tinignan ko yung sa my monetization ko. Ayun nga, guys. Ayun nga, approve ako for monetization. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. So, parang hindi pa rin ako naniwala, guys. Tawag dito. So, tinignan ko yung nagpunta ako agad sa application na YouTube. Then, nag-click ako ng video ako ng kahit ano ton. Clinic ko. Ay, hello! My God! May ganun-ganun naman na. May Shopee, mga ganun-ganun naman na. Hindi ko. Tapos, ayun, napasigaw-sigaw pa ako na lumabas-labas. Tapos, ayun, pinakita ko sa father ko, sa mother ko. Alam mo, mama, meron naman ng ads. Ayun. So, ayun, tuwang-tuwa ako talaga nung may ads na ganyan. So, napakasaya kasi almost, sabihin natin, 10 months po ang hinintay. Ang 10 months akong naging active and counting hanggang ngayon.
Tapos nakuha ko na yung ano yung monetization na pinapangarap ko. So, isa na akong certified na YouTuber. So, di ba, nakaka-proud lang. Pero, pag ito, hindi naman ako magsisisi na inabot ako ng 10 months na sabi na nating matagal kasi yung iba na ano mga 1 month lang na ano sa nila. Pero iba pa rin talaga yung alam mo yung nagsisikap ka, 'di ba? Nagsisikap ka para sa video mo yung ganoon. So kahit ano man ang sabi nila sa akin na ay ganito ang tagal-tagal naman bago ma-monetize kanyang ganyan. Pero wala na akong pakialam doon kasi 'di ba nga tawag dito? Alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko yung best ko, di ba? Oh, ginawa ko yung best ko. Yan. Para ma-monetize ako din. Then nung time na yon, pinuntahan ko na yung mga friends ko sa mga group chat, nagpasalamat ako sa kanila. Thank you so much, monetize na ako. Yan. So, ang masasabi ko lang sa inyo, guys, tag dito, tiwala lang, tiwala. Kaya niyo rin 'yan kasi ako masasabi ko isang maliit lang ako na YouTuber pero tignan niyo naman 'di ba na monetize ako kasi nagsisikap ako. So gawin niyo lang yung mga gustong ipagawa sa inyo ni YT. Sumunod kayo sa mga gusto niya. Sumunod kayo sa mga gusto niya. Iwasan niyo ang reuse content. Ayan, iwasan ang reuse content sinasabi ko sa inyo. Tapos yung mga copyright niyo, burahin niyo, kailangan mabura niyo. Linisin niyo dapat ang YouTube niyo bago pa yung mag-apply ng monetization. Ayan. So yun nga guys. Tag dito. Tiwala lang kaya natin 'to kasi kagaya ko, alam niyo na, 'di ba? Small YouTuber nga lang pero nagawa ko. So ang may sasuggest ko lang sa inyo, upload lang ng upload, kaya niyo 'yan. Huwag kayong susuko sa goal ninyo kasi ako hindi ako sumuko. So yun lang masasabi ko guys. Maraming salamat dahil ang saya-saya ko today. Ang saya-saya ko habang buhay ko itong ipagpapasalamat sa lahat ng ating mga kabahay na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. So, hanggang dito na lang ang video. And maraming salamat ulit. Bye!